Praise God. Pinagpalang hapon po para sa lahat. Alam niyo, nakakadala yung kanta eh. Parang gusto mo na sumayaw na ganyan eh, no? Kanina napigilan ako eh. Pero purihin ang Panginoon Diyos, napakasaya po talagang mag-worship ng sama-sama. Kaya naman sabi ng Bible, let us not neglect meeting together as is the habit of some. Pero alam niyo po ba nung sinabi ng Panginoon Diyos yon sa Hebreo? He was not just telling us to meet. Ang sabi ng Diyos, get engaged, as in participate. Kasi walang totoong koinonia, walang totoong fellowship nang hindi ho na-involve at napagpa-participate ang bawat isa. Because we are part of one body. Now, hindi po yan ang ating message ngayon, pero napaka-importante po dahil ang ating series last time was Work Matters. Tama po? Finding success and meaning in the routines of life. And alam niyo po ba sa buhay natin ngayon, sa pagkakataon ngayon, may dalawang hamon na hinaharap ang mga tao when it comes to work. Una, the feeling of being idle. No, yung parang naghahanap tayo ng paraan na huwag magtrabaho. No, yung panahon na parang lumabas na yung katamaran ng tao. Maraming tao may trabaho pero naghahanap ng paraan para hindi makapagtrabaho. Napansin niyo po ba yon sa trabaho ninyo? Minsan naghahanap ka, paano kaya ito maiiwasan? Kaya iba nagsisick leave kahit walang sakit. Anong sakit nila? Katamaran. yung iba naman talagang humahanap ng paraan, paano sila makakaiwas? Kung hahanapin sila ng boss, nagtatago silang ganyan, parang gano'n, no? Naghahanap sila lahat ng paraan. Kaya yun ang kalaban natin, yung pagiging idle. And somehow, pag hindi tayo nagtatrabaho, nawawalan tayo ng meaning sa buhay, nagkakaroon tayo ng frustration sa buhay. Yung iba naman, ang kabilang problema ay nagiging idol ang trabaho. Na kung saan para ito ng ating Diyos, ito ng ating pag-asa, na parang hindi natin kayang mabuhay nang hindi nagtatrabaho, to the point na hindi na tayo nagpapahinga. Akala natin na ang ating kasaysayan at kinabukasan, ang ating security ay nakabatay sa ating trabaho. Kaya ang babala ng Panginoon Diyos, sabi niyang ganoon ay, it is in vain for you to rise up early and to sleep late or retire late. For God gives to His beloved even in His sleep. Ang sarap, no? Na kahit natutulog ka, ang Diyos nagkakaloob dahil hindi naman gusto ng Diyos na parang, ano kay, parang super exhausted ka, wala ka ng ka-energy na parang 24 hours ka nagtatrabaho. Ayaw ng Diyos yun. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo magtiwala sa Kanya. Kaya itong hamon na ito ay napakagandang bantayan. Ang problema lang, ang maraming tao, nakalimutan nila that work is a great blessing from God. Kaya nga, it matters. It matters to you. It matters to our neighbors. It matters to our family. It matters to God. Because we are created in the image of God. At madalas, ang isip ng iba, kaya gusto, pangarap nila magtrabaho ngayon. Kasi para sa isang araw, magpapahinga sila. Naku, yun ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Ang isip nila, ang Diyos parang laging nakaupo sa trono at nagbabantay, tinitignan kung sino ang natutulog. Hindi ganun ang Diyos. Malayo na agad ang inabot mo ah. No, sorry. No, hindi ganun ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos, hindi siya nakaupo sa trono. Sabi nga ni Jesus Christ, look at this. My Father is working until now, and myself am working. Alam niyo ba sa ibang translation? My Father is always working. Ganun kasipag ang ating Panginoon Diyos. And if we are created in the image of God, tayo rin po, we will find our meaning, we will find our joy in working. Kaya lang, ito po, bakit pa importante ang trabaho? Ano bang klaseng trabaho dapat? You see, it is not the what, but the why. Bakit ka nagtatrabaho? Diba? Hindi yung ano yung trabaho mo. Kasi kailangan kung ang pangarap mo sana yung trabaho na parang ano lang, taga-utos lang. Kasi sa pananaw ng maraming Grego noon, which naka-impluensya ng malaki sa buong ano katauhan, na kapag hindi thinking work, hindi ba yung nag-iisip na trabaho, kunyari mga skillful work, eh mababang uri yan. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan, wala sa trabaho kasi maging ang Diyos nagtatrabaho ng kanyang kamay. He formed us from the ground. Di ba? And He was also pictured Himself as a gardener. Bakit? Talagang lupa. Willing to dirt His hands. Ganun ang ating Panginoon Diyos. Super, super sipag. Now, kaya nga, ano yung why natin? Our why, itong mga dapat ang ating pagkaunawa, we know who we are and we know to whom we are working for.
Tanong mo yung katabi mo, kanino ka ba nagtatrabaho? Ano ba nagpapabangon sa'yo? Nescafe? Ano ba talaga nagpapabangon sa atin? Kaya nga tayo excited kasi we are working for God. Kaya regardless whether it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, to us, it is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Di ba? Let us rejoice. Bakit gawa ito ng Diyos? The mere fact that you are alive, God has blessed you with a day to serve Him, to worship Him. Amen po? Ang palad ni malayo kayo. Tumatalsik eh. Di ba? Excited. Ganyan. Pero, kaya nga, since we are not working for ourselves, we're working for God, tandaan natin itong dalawang servant na ito. Kasi alam nyo, maraming tao, parang tulad itong dalawang servant na ito. Yung isang servant, so sobrang isip niya, mahal niya ang Diyos. Kaya, pag-gising niya sa umaga, agad-agad nagtatrabaho na para maghanda ng almusal. Agad-agad nag-isip na siya kagad, okay, I will prepare. Ano, tapsilog. Ganyan, tiga, ang tindi pa naman, no, talagang bagay yung tapsilog niya. Hindi basta tapsilog, may chow fan pa. At hindi basta chow fan, gold standard. So talagang preparadong maayos. Yung isa, because he knows that he's working for the king, he's working for the Lord, sa kanyang isip, yung kanyang master. Pag unang-una niyang punta, master, reporting for duty, anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mong ihanda kong almusal para sa'yo? Amazing. Sabi ng master, okay, gusto ko Quaker oats lang. Yun lang. Okay na yun. Masaya na ako tsaka kape. Kaya nung naghahanda na, ito pagod na pagod. Araw pa lang, asar na sa buhay, paghandang ganun, hindi pinansin ng hari yung kanyang hinandang tapsilog. Samantalang yung isa naman, excited, oh yun. Alam nyo, yan ang malaking problema ng maraming tao. Kaya sila pagod sa buhay. Kasi they're trying their best to serve the King of Kings with their own terms and not with His term. Are you following? Kaya nga, ang ganda sa Diyos, alam nyo, tinuruan niya tayo na una palang gagawin natin, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Look at the words, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang una mong hangad, Lord, ano yung kalooban mo para sa akin? Kaya nga, alam nyo, pang araw-araw, because give us this day our daily bread. At alam mong una mong gagawin yan. Kasi kung hihingin mo pa lang yung daily bread mo on a daily basis, at yun ang kakainin mo for the day, sa gabi ka pa nag-pray, fasting ka. Tama? Kaya ito po yung challenge sa atin sa Panginoon. Sino ating pinaglilingkuran? And alam niyo po ang amazing dito, yung mga ibang bansa, tulad halimbawa ng Australia. Ang Australia po, tapunan lang ho yan ng mga bilanggo, ng mga kriminal mula sa Inglaterra. Pero look at them now. And you know the secret? Gusto yung malaman? Ano sikreto? Gusto yung malaman? Kalimitin yung katabi mo. Gusto yung malaman? Yan. Eto, sabi ni Dr. Lindsay Macmillan, napaganda, there has been research for a number of years now to say that people who have a groundedness or a deep-seated understanding about who they are. Yung naintindihan nila talaga yung pinag-uugatan nila, sino sila. And sabi nga, and they get their sense of meaning and purpose. Alam nila yung kanilang dahilan sa buhay. Sabi niya, and more engaged and more likely feel satisfied in the work they do. Ano yan? Sabi niya, they understand where they fit in. Alam nila kung saan sila lulugar, yung taman lang lugar. And alam niyo kung sino sila? From a Christian worldview, there is a deep center in our understanding about what Jesus brings to our life. Naintindihan na anong dinala ng Panginoon Jesus sa lang buhay. And sabi ganun, that permeates all the other aspects of our lives and helps us understand why we're doing what we are doing. Ang sarap, no? Alam mo ba kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Why do we have to work every day? Diba? Noon, ang mga, ano, nung bata ako, ang napapanood ko talaga, excited sila magtrabaho. I hope, it's up to go to work. Diba? Ang sarap. Ang lilit pa noon. Mga 20 yung tawag sa kanila. Pero ngayon, ano na? I have to go to work to pay my debt. Diba? Ang lungkot eh. Yun bang gusto nating buhay? And gusto ng Diyos sa atin magkaroon ng isang malalim,
na talagang kaunawaan ng pamumuhay. Kaya sabi niya, the Christians, they're genuine and authentic in their workplace. Sarap, no? Kaya angat din sila ang Australia. And sa totoo lang, ganun din ang kasaysayan ng Inglaterra. Because of the Christians, because they understood yung kahalagahan ng trabaho, ang Inglaterra, barbaric nation yan. Napakahirap yan. Alam nyo bang na daming namatay sa kalat dahil lang sa dumi ng daga? At alam nyo ba't maraming dumi ng daga? Dahil marumi ang kalang kapaligiran. Naintindihan? Alam nyo yung bahay pag hindi nalilinisan, maraming daga. Tama? Ngayon, pati amoy natin naapektuhan. Ngayon, ito po. Ito, yung, ngayon, ano nangyari sa Inglaterra? Bakit sila biglang umangat? Dahil sa Kristyanismo. Dahil nagbago ang kanilang pananaw sa bagay ng trabaho. Kaya ho, ito po ang napakalaking hamon para sa ating lahat. Na maalis tayo sa ating maling pangunawa pagdating sa trabaho. Kaya when you work, remember this, when you work, work to make a difference. Pakisabi mo sa tabi mo, work to make a difference. Bakit? Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Napaka-importante. Kaya ho, sa ang ating talakayin ngayong hapon, be extra. Hindi ko hangad na kayo maging extra sa pelikula. Okay? Pero, kapag kayo'y nandoon, ibig sabihin, gusto ng Panginoon Diyos, you are extraordinary. Hindi ka kapareho ng iba lang kapareho ng ordinaryong mga tao. You are different. You are called by God to be different. Bakit? Because of the grace of God. Tingnan nyo halimbawa si Paul. Tingnan nyo halimbawa si Paul para maintindihan lang natin. Sabi ni Paul, by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them. Yet not I, but the grace of God. Kung naintindihan natin yung regalo ng Diyos na hindi ayon sa ating mga merito, posibleng hindi natin pagbutihan ang ating mga ginagawa para sa Diyos. Nagkakaintindihan po? Naalala ko, hindi ako mahilig mag-aral. Wala akong kahilig-hilig mag-aral. Kaya nga tinawag ako ng tatay kong Bobong. Bobong saking ka. Biro mo sa lahat ng mga saking, ang tingin niya ako yung bobo. Eh hindi ko siya masisisi. Kasi lagi na lang ako pagdating, hindi ako nag-aaral. Mga kapatid ko, valedictorian, honorable mention. Ako, never mention. Nagkakaintindihan po? But dare not to mention his name. And ang masama, junior ako. Kasi ang mali ng tatay, akala, kasi mga tatay minsan, pag nakikita yung baby, pura ang guwapo, junior. Ganun agad eh. Di ba eh? Hindi niya alam, nagbabago pala mukha. Hindi ba matapos eh? Di ba? Nagbabago pala mukha pagtanda, nag-iiba pala. Yung baby, wala, nagiging bibe. Kaya ito na, So sabi niya, kaya wala kang gana-gana mag-aral. But you know what happened? When Jesus Christ came into my life and by His grace, ano simple lang, Lord, I want to honor you. Niligtas mo ko eh. Binigyan mo ko ng gantong biyaya. Niligtas mo ko, I don't deserve anything. Pero niligtas mo ko eh. I want to honor you. Sabi niya, honor your parents. Paano? Give your best with what you do. Para kanino? Kay God. While honoring your parents, you honor me. Nakakaintindihan? Kaya naman, nakapagtapos ako sa pag-aaral. Nakahanap ako ng scholarship sa awan ng Diyos. Nakapagtapos ako, naging ako'y accountant. Nagkaroon kami ng sariling negosyo sa awan ng Panginoong Diyos. All by the grace of God. Kaya, yung tiyaga at sipag, kasi you are going extra. Hindi nakapareho ng dati, kaya do not conform to this world. You are different. Iba tayo. We belong to God. We experience the grace of God. Kaya do not conform to the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Are you following? Sa ordinaryong matao, kailangan ko magtrabaho kasi kailangan kong kumain eh. Tayo hindi. Kailangan ko magtrabaho kasi binigay ito ng Diyos sa akin. It's a gift from God. And this is one way of showing God, reflecting God to the people. Dahil plano ng Diyos na ako'y magtrabaho, dahil panawagan sa akin ng Diyos, calling ako to ng Diyos, at ito'y aking pagsamba sa Diyos. Nakakaintindihan? Kaya pag sa ating pagpapatuloy, ulitin natin, work to make a difference, be extra. And how different?
How different? Basta wag lang difference. Isa, uy, different. May pagkakaiba kami, ha? Lamang ako ng isa, ha? Hindi, hindi ganoon. Different enough that turns the world right side up. Nagkakandil yan. Kita niyo yung gulo ng mundo, no? Baliktad na baliktad. Minsan, yung pinupuri, tamad. Hindi niyo ba napansin yan? Yung mandaraya, yun ang umuulad. Kaya iba sa atin naiinis eh. Bakit ganun? Sino pa yung madaya? Siya pa yung angat? Diba? Bakit ganyan? Unfair. Diba? Maraming ganyan eh. Sa totoo lang. Diba? Parang, ba't ganun, Lord? Na, hindi. We are to be different enough to change the world. That's our calling. Diba? To bring this kingdom of darkness into the marvelous light, to the kingdom of His beloved Son. Wow! Sobrang ganda ng panawagan and it's a great privilege. You know why? Kasama ka dun. Makasabi sa kanya, huwag kang tutulog-tulog. Kasama ka. Diba? Kasama ka. Kasama tayo. Now, alam niyo po ba, meron pong isang napakaliit. Minsan isip mo, ang liit-liit ko naman para makapagkaroon ng pagbabago dito sa mundo na to. Alam niyo bang, meron isang nilikha ang Diyos na napakaliit. Minsan sinasapak-sapak lang. Ginaswater lang, pak! Ganyan. Meron talagang pag ano, kasi ang ingay, magano-ganon. Ang tawag sa kanya ay bubuyog. And alam niyo ba, ang McDonald's, lahat ng puntahan nila sa ibang bansa, lagi silang number one puwera sa Pilipinas dahil sa isang masayang bubuyog. Naisabit pa yun eh, no? Ne, totoo lang. Bakit? Ang ganda kasing larawan nun, masayang bubuyog. And alam nyo ba, ang bubuyog ay larawan ng kasipagan? Bakit? Para sa isang hive. Alam nyo po ba, ito po ay sa bawat kinakain natin, isa sa bawat apat nating kinakain. Ha? Isipin nyo ha, malaking tulong ang bubuyog. Sila ay number one pollinator. Ibig sabihin, yan ay parang nagpupunla ng maraming mga prutas at mga gulay kung saan-saan sa iba't ibang lugar dahil sa kanilang trabaho. At itong isang bubuyog, ha? Isang bubuyog. Isang bubuyog, pag-isipan niyo mabuti. Yung isang bubuyog, umiikot ng 7.3 hectares araw-araw para lang magdala ng nectar mula sa bulaklak at dadalhin sa kanyang hive. Sino sa atin ang kayang umikot ng 7.3 hectares araw-araw? At ang dadalhin niyang nectar ay kalahati ng kanyang timbang. Isipin niyo ang bigat nun. Dala-dala mo. Kunyari ko ikay 150, 75 pounds, dala-dala mo. Ba? O kaya sabi na natin 35 or 37.5 kilograms, dala-dala mo. Sa liit niyang yun. Inalang lumalakbay siya ng ganong katagal para lang madala, tapos nagpo-pollinate tayo sa mga dumidikit na mga stigma sa kanyang katawan, nadidikit doon sa ano sa mga lupa, at kaya kumikalat ang mga halaman at prutas. Pati ang ating hiningay gumagaan dahil lang sa bubuyog na ito. Nagkakaintindihan po? Kaya mabilib ka sa bubuyog na yan. Kasabi nga, oh, 15 billion in U.S. agricultural crops each year. Ang may kagagawan, bubuyog. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ang iba sila, ang kanilang work ethics, talagang paggising pa lang, work, 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 work. Ibang klase mga bubuyog. At bawat life stage, meron silang kanya-kanyang trabaho. Automatic, alam na nila yun. Yung mga bata, ang una, maglilinis, mag-aalaga sa reyna, at mag-aayos ng kanilang lugar, parang babantayan yung mga larva. Pagkatapos, yung mga nasa middle worker, ito na po yung mga nag-iipon ng mga nectar. At yung mga forager, ito po yung mga nagmamaneo, talagang lumalakbay. Ito yung kumukuha ho ng mga nektar, ng mga bulaklak. Dadalhin lang ho sa kanilang hide. But they make a great difference, not in their lives, but in your life, in my life. Grabing mahal tayo ng Diyos, no? Nagkakaintindihan? Kaya, sa atin, para hindi natin makalimutan how to make a different, be different. Okay? Pakisabi sa katulong mo, be different. Okay? Be different. Parang iba yung ingay na dadali natin. Be different. Ano yan? Be intentional, be excellent, and trust everything to God. Are you following? Ulitin natin. Ano? Be intentional, be excellent, as in excellent, and trust everything to God. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Tingnan natin. Sabi ng Bible, you are the light of the world. A city set
on a hill cannot be hidden. Sino daw yung liwanag? Tayo. Kaya pag sinabi, ang dilim-dilim ng pamilya ko. Sino may kasalanan? Tingnan nyo. Ang dilim-dilim ng buhay ng anak ko. Sino may kasalanan? Sino ilaw? Ang dilim-dilim ng Pilipinas. Sino may kasalanan? Ito kasi mga namumuno. Talaga sobo sila. Ganun ba? Sino ang ilaw? Sabi oh, kaya let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Imagine a world without light. Gusto niyo malaman? Pumikit kayo. Pumikit kayo sandali. Pikit kayo. Pikit kayo. Huwag kayong didilat. Hanggang di ko sinasabi. Yung iba nakapikit na kanina pa. Pero pikit ka pa rin. Okay? Huwag kang didilat. Nakakanindihan? Just imagine kung walang ilaw. Diba? Pag-isipan nun natin mabuti. Pakipatayin yung mga cellphone ninyo. Walang ilaw, walang ilaw. Walang ilaw. Imagine. Diba? Ngayon, dumilat kayo ngayon. Yeah, may konti pang ilaw dyan. Bakit? Because light conquers darkness. You and I can conquer the darkness we're experiencing in our workplace, the darkness we're experiencing in our community, the darkness we're experiencing in our country. You and I are commissioned by God to set the light on. Amen? So, buksan na natin ilaw. Kasi yung iba natuloy ng tulog eh. Isipin nun natin yung panawagan sa Diyos at hindi yan pwedeng ilaw na parang bahala na, mag-ilaw na lang. Sasadyain. Sinasadyang binubuksan ng ilaw. Sinasadyang kailangan magliwanag. Sinasadya natin yan. Kaya let your light shine before men. Kalaga sasadyain mo yan in such a way that they may see your good works. God is not interested with your work. God wants you to tell the world and to show the world good works. Hindi basta work. Maraming tao, basta trabaho lang. Okay na yan. Pwede na yan. No. Good works. Magandang trabaho. Yung trabahong mai-implement. Yung mga tatamad-tamad, talagang malalantad. Di ba? Pagka merong diwanag, kita mo yung mga nagtatago sa dilim. Tama? Kaya talaga maiinis na sa iyo minsan. Pero yung iba naman, mai-inspire dahil, wow, salamat sa iyo dahil nakita ko yung dadaanan ko. Nakita ko yung didireksyonan ko sa trabaho. Nakita ko bakit ako dapat magtrabaho ng matino. Because you are the light. Nagkakanindihan po. Kahit sa eskwelahan, mga estudyante, if you are working and living according to your call, can you imagine? Ang daming mga estudyante yan, walang pinupuntahan. Nag-aaral para ano? Para pumasok, pero hindi pumapasok. Uy, bakit ko malalaman? Pag nandun doon sa school, andyan si sir, andyan si sir. Wala pa. Alisa tayo, alisa tayo. Pumasok ka pa. Hindi nyo na nararanasan ngayon kasi online. Kaya online naman, habang nakikinig sa teacher, nakabukas yung sa kabila naman, either YouTube, TikTok, sumasabay-sabay na ganyan, ha? Nakapatay yung ano niya, nakapatay yung kanyang screen, kasi nakalagay lang doon yung kanyang picture, kasi may iba siyang ginagawa. Diba? Kaya ho, ang layo eh. Hindi, let your light shine. Sadyain mong talaga. Kaya alam niyo po, ang ganda-ganda ho ng paalala ho ni Pastor Peter, kasi ito po, ang liwanag, ang tingin nyo, gumaganda eh. Gumaganda yung lugar. Di ba? Kung walang liwanag, hindi makikita yung iba't ibang kulay. Hindi makikita yung ganda. Pag ang isang lugar ay parang nawala na ng ilaw, parang bankrupt na eh. Patay na eh. Di ba? Pero dahil nandyan tayo, nandun ang sigla. Na, kaya tanungin ang sarili natin, tayo ba'y kasiglahan sa ating pinagtatrabahuhan? Tayo ba'y kasiglahan sa bahay? O pagdating mo sa bahay, nagdidilim lahat ng pag-iisip ng tao. Di ba? Sabi nga ho, nung kausap ko sa Japan, alam mo, dumadami ang cases namin dito. Eh kasi malamig ang lugar ninyo eh. Sa Pilipinas, mainit dito. Pati ulo ng tao, sobrang init. Kaya patay ang virus. Di ba?
Yung iba nga, papasok lang sa parking, nag-iirit ang ulo. Grabing parking dito, ah. Di ba? Naku, huwag kang mag-iirit ang ulo. At least may sasakyan kang ipapark. Yung iba nga, walang sasakyan na ipapark eh. Di ba? Naglalakad pa, oh, init-init. Nakuha ninyo? Kaya magpasalamat tayo. Kaya sa lahat ng bagay, dapat nakikita lang, nagniningning tayo, masaya tayo. Bakit? Kasi nga, tayo ang liwanag. Pag nagtatrabaho, pag bigay ng trabaho ganyan, ay, ang dami! Hindi dapat, dami! Hallelujah! Diba? Bakit kamo? Kasi pagkakataon ko ito na makita nila ang biyaya ng Diyos sa akin. Because the power of God is at work in me. And they will see that it is true and real. Naalala ko na kayo sa inyo, nagtrabaho ko noon. Ang unang trabaho ko, tambak, tatlo ganyan, no? Dalawang taon, backlog yung opisina ng records. May records sila, kaya lang hindi maayos. Alin yung una kong ginawa? Sinarado ko yung pinto ng cubicle. Lumuhod ako. Sabi ko, Panginoon Diyos, this is your work. And this is my opportunity to shine. And pagpasok ng boss ko, hindi niya napansin. Pagpasok niya, nakaluhod ako. Sabi niya, hallelujah. Napa-hallelujah siya. Kasi nakita yung nakaluhod ako eh. Pero, nagulat siya. In 2 months, tapos ko yung trabaho. Ah, ito pang nakaka-amaze. Kinausap pa ako ng boss. Sabi ng boss sa akin, tulungan mo naman ako. Malaki problema ko eh. Nagpapakounsel? Pero ay mo sa'yo nagpapakounsel? Itauhan ka lang niya? Bakit? Because we are the light. Yun ang ating hamon. And alam nyo, ang amazing sa Panginoon Diyos, marami tayong pwedeng maka-influensa sa iba't ibang lugar. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon Diyos. Sabi ho, kinento to ni Pastor Peter kanina, kinu-quote niya si Bill Bright eh. Ang kay, ano, kay Bill Bright, 7 lang yung, ano, mountain, eh, kay Pastor Peter, 8. Kaya mas maganda sa kanya, 8. Di ba? Sabi niya, this is where we are to influence. Tingnan nyo ang mundo ngayon, when it comes to religion. Ano siya sabi sa atin? Don't force your belief in me. Di ba? Ano ka ba? Kaya ang sabi ko, may nagsishare ang ganyan, sabi niya, huwag mo ipilit yung paniniwala mo sa akin. Eh, pinipilit mo rin yung paniniwala mo sa akin eh. Sabi mo, huwag mo, ang paniniwala mo, huwag ko i-share yung paniniwala ko. Pag nakilig ako sa'yo, hindi pinasap, naniwala ako sa'yo. Ang labo mo ah. Naku, ano yung sabihin? That's the world we live in today. Kaya as Christians, we can only influence them by showing them the reality of our faith. That our faith is in the living Jesus Christ. Diba, buhay si Jesus eh. Ano kakatakot ko? Ikikwento ko to sa'yo. Dahil buhay ang aking Panginoon. Family, yan. Ma-influensya natin ating family. Maaring mga pamilya na sabihin natin, oh, kalokohan yan, pa-Bible-Bible kang ganyan, pa-pray-pray ka pa. Pag nakita nila, pero nag-iba ka, ha? Ang sipag mo, ha? Aga-aga mong magising. Nagtatrabaho ka kaagad. Tapos, ang ganda ng trabaho mo. Talagang binibigyan ka ng commendation. Iba ka. Kaya, yung pamilya nakikita, tapos, hindi mainitin ang ulo mo. Di ba? Ang sarap no, na-influensahan tayo. Tsaka ang sipag mo, ang saya-saya mong gumawa. Hindi yung, ay, mag-uksa ng plato. Lagi-lagi ako mag-uksa ng plato. Eh, ito, mag-uksa ng plato. Ay, opo. Napakabuti ng Diyos. Tapos pagka maganda, ipagka nag-ugas, sino nag-ugas dyan? May signature eh. Ibang gawa nito. Christian ito eh. Parang kanya sa trabaho. Halimbawa, sino gumawa nito? Sir, tatanungin niyo pa ba? Ang ganda-ganda. Si Ronnie yan, sir. Si Ronnie. Taga CCF yan, sir. Christian. O, di ba? Hindi yung, sino gumawa nito? Tatanungin niyo pa. Si Roddy. Tamad-tamad yan, sir. Lagi nagmamadali yan dahil may D group. O, type niyo bang ganyan? Tanungin niyo sarili niyo. Kasi bawat gawin natin, may signature tayo. At sa signature natin, nakalagay yung trademark, Christian. The light of the world. Nagkakanilihan? Kaya pati sa education, kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kaya pansin niyo, pati sa atin sa ministry, mayroon tayong eskwelahan. Bakit? Ano nang tinuturo sa mundo? Sa Canada lang, nakita ko yung, pinakita sa akin yung workbook, yung family, parang, paano kaya sila dadami niyan? Lalaki sa lalaki, tapos may anak? Paano nangyari yun? Ano yan, virus? Kasi virus, dadami yan, ang walang ano eh, walang babae o lalaki. Sabi ko, ganun pala nangyari sa mundo ngayon, kung ano nang tinuturo. Parang sa amin noon, isa lang eh. Kasi sa science, yun lang ang palatandaan eh. Wow, congratulations. You have a boy. Di ba?
Oh, uy, congratulations, you have a girl. Ang hirap, congratulations. I don't know what you have. Ang hirap naman. Yan na yung mundo natin ngayon, ang gulo na. Diba? Parang, kaya we need to influence them sa education, then workplace. We need to influence them what kind of excellence or what kind of standard. Diba? Talagang ito yung other, in the politics and government, ganyan pala, nag-aaway-aaway yung mga, then as Christians comes in, hindi issue sa amin ang personalidad. Hindi na yung, basta kami, solid. Ganyan, ano solid-solid ka dyan? Tingnan mo standard ng Diyos mula sa Bible. Diba? Hindi, ay Christian yan, papala, kasama ko yan, ano ko na, hindi, ano sinasabi ng Bible? Kaya doon tayo nakatingin, then we influence them because we are people who are thinking and loving enough that we are willing to know. Nagkakaintindihan po, ang bilis natin, binigyan na tayo ng standard ng Diyos. Huwag na tayong, ay ito gusto ko to kasi, ito ang ano ko eh, ano eh, ano, ito yung ano eh, napupusuan ko eh. Huwag, tingnan mo yung Bible. Diba? Hindi, kaya ho, ano, kaya hindi na natin, hindi personalidad ang issue dito. So we influence them. Pero hindi natin sila inaaway. Minsan, nang-aaway pa eh. Basta kami. CBM. Diba? Huwag na tayong mag-aaway. Ang atin, let's love one another. Kasi ang totoo niyan, only the Lord will establish the government. Whoever wins. Amen po? But the light, it's not on those who will become a leader, but us, Christians. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pag-asa ng bayan. Di ba? Ikaw, tayo. Kaya huwag natin alisan ng pag-asa ng ating bayan. Media, naku, tingnan nyo naman po yung media natin. Mas marami ng pamilya natin na apektuhan na at na-impluensya na ng Koreano. Eh, sa to lang. Nagulat ako pagbati, ano nga sa'yo? Ha? Ang nangyari sa'yo? Di ba, ba't ano nga sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Di ba, nagtataka ako, bakit ganun? Sobrang nila influensya na masyado. Ng mga fake news sa social media, ang dami na. Kasi saan ka tatayo? Sa katotohanan ng Biblia. Di ba? Kaya entertainment, sports, let us all influence this for the glory of our God. Intentionally. Kung may panawagan ka sa politika, be involved. May panawagan ka sa media, maging artista, be involved. Be the light in that area. At huwag mo silang hayaan sila makaka-impluensya sa iyo. Nagkakandidihan? Kaya sabi ng Bible, tayo ang pag-asa saan man tayo ilagay ng Diyos. Now, pangalawang bagay na dapat nating maintindihan. We are to excel. Anong ibig sabihin ng excel? Di ba? Yung katulad sabi natin kanina, hindi yung tama, pwede na yan. Hindi. Dapat yung nagpapahayag kung sino ang Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos, ganito, whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. Anong sinasabi ni Jesus? Nung tinuturo niya to sa Sermon on the Mount, itong mga audience niya, mga Hudyo. At ang mga Hudyo, nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano. And alam niyo ba kung anong ginagawa ng mga Romano? Bilang pang-insulto sa mga Hudyo, kasama sa kanilang batas. Okay, pag dumating na yung sundalo, buhati mo itong bag ko. 1 milya yan. You are required to do that. Kaya bubuhatin na yan. Ito mga Hudyo, habang ginagawa ka niyan, ginagawa, buhati mo ito. Kukunin yan, galit. Bag! 1 milya na. Parang ganyan. Sabi ni Jesus, kasi ang feeling nila, inuutusan mo kami, iniinsulto mo kami, inaalipin mo kami. Di ba ganyan din ang pakiramdam natin sa trabaho? Ano, kung masisyalda mo ako dito, ganyan lang, tatuhin mo ako, grabe kaya. Ang kakapal ng mukha nyo. Di ba? Isang ganun pa tayo, di ba? Sabi ng Lord, hindi, ganito. Nang hindi mo naiisip na ikaw inaalipin at parang wala kang desisyon, you walk with him 2 miles. Oh, what do you mean, Lord? Itong 2 miles na to, it's a mile of superiority. Bakit? Kusang loob ko na itong gagawin. Kasi 1 mile lang ang required eh. Ngayon, lalakaran kita ng 2 milya. So, sino nag-uutos sa atin ngayon? Ako nag-uutos. Nasasamahan kita ng 2 milya. Hindi mo ako pinipilit, gagawin ko to ng kusang loob dahil hindi ako alipin. Ako ay malayang lingkod ng Panginoon Jesus Kristo. Nakakaintindihan? We do more. We do extra. Hindi lang yun.
Yung iba pa, itong milya na to, hindi lang milya ng superiority, kundi milya ito ng pag ng ano ng kagaanan ng loob. Bakit? Ito yung parang ano, yung parang sumasaya ka. Parang mayroon kang pagkakataon na habang kinakarga mo yan, normal lang parang buhat ka, alam mo, lalaki ng katawan ninyo, tapos ako pa magbubuhat? Grabe naman kayo. Eto, hindi. Lalakarang ang 1 milya, kinikwentuhan mo siya. Kamusta ka? Galing ka pa sa Rome. Hindi mo ba namimiss ang iyong pamilya habang ikaw ay nandito sa aming lugar? Alam mo, nakakahanga ang iyong mga sakripisyo. Napupunta kayo dito para lang ipagtanggol ang inyong sariling mga lahi. Kaya alam nyo, bakit ka ganyan? Bakit ka willing maglakad? O tama na, 1 mile na. Hindi, lakad pa tayo. Marami pa tayong pagkikwentuhan. Bakit ka ganyan? Eh kasi narinig ko yung turo ng Hesukristo do sa Sermon on the Mount. Na talagang sinasabi niya na tayo ay mahalagang tao. Mahalaga ka, mahalaga ako, kaya kailangan tayo maging tagasunod ni Jesus. Meron kang pagkakataong mag-share ng gospel. Nagkakaintindihan? Ito ay milya ng pagliligtas. Kaya ho, meron pong inutusan isang mama, pinagpipinta ho ng bangka, pinapipinta yung bangka. E tapos nakalimutan ng mama na nagpapinta na may butas yung bangka. Ginamit ng anak kasi bagong pinte. Ginamit ng anak para mangisda. Ang laki ng talaga ng takot ng tatay. Ano ng mga anak ko? Paano ng mga anak ko? Paano ng mga anak ko? Alam nyo, nung dumating ho yung pintor, bigla hong, the following day, dumating pintor, binayaran niya ng doble. Bayad na nung una, binayaran pa ulit. So, sir, okay na, nagawa ko na. Ba't mo binayaran? Bakit yung binibigyan pa na extra? Hindi ko in-expect na aayusin mo pati yung butas. At doon inayos mong butas, naligtas yung aking mga anak. Pero imo, kung hindi mo inayos yung patay ang aking mga anak. Kasi hindi lang sila nagpinta. Kung ano yung kailangan gawin, ginawa niya pa kahit wala sa kontrata. Di ba? Kasi karamihan ng mga gumagawa ngayon, wala naman sa usapan to, wala sa job description ka. Di ba? Ano ba yan? Ayoko na ng ganyan. Wala sa usapan to, lugi na ako, lugi, 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 lugi. Puro ka na lang lugi. Nakalimutan mo, you're doing this to our God. Our God is our provider. We do this for Him. He is our master. Kaya ho, walang issue ng lugi-lugi. Ang issue dito, I'm doing this with delight because of my Jesus who saved me and gave Himself up for me. Yan ang Christian. Kaya pag inutusan ka, masaya mong gagawin. Diba? Kung sakaling ang galit ka because you want to make a difference. You're mad? Yes. Because of my passion for good, I want to make a difference. Kung galit man ako, ibubuhos ko ito sa pag-ayos, hindi pagsira. Naalala ko nung bago pa lang kami mag-asawa ni Mrs. Eh, medyo silosa ho yan eh. Hindi niyo naman siya masisi. Medyo, kasi busy ako nung busy. Lagi ako nasa ministry. Ayan. Nagalit ako. Nagkalit ako sa kanyang batong isis ko. Lagi na selos ang selos. Mag-asawa kasi ng busy eh. Tapos, di ba? May selos ka ng selos. E di, sa halip na magalit ka, talaga no, kinuha ko yung plantsahan namin. Yung plantsahan namin, yung tawag doon, kabayo. Kabayo. Kahoy pa yun eh. Alam nyo, ang tagal na noon, panahon pa ng nanay ko, buhay na yun eh. Kinuha ko, inayos ko. Doon ko binuhos yung galit ko. Because you have to make a difference. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinagpaplantsahan namin. Kaya ganito ang aking kasuotan. Dahil sa kabayo ng galit ng pagbabago. Nagkakaintindihan, sa halip na magreklamo ka, sa halip na mainis ka, gawin mo ito para sa Diyos. Katingnan yung konteksto dyan. Ang konteksto nito, you have heard, sabi niya ganun, that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ang galing, no? Ano sinasabi ng Diyos? Sabi niya, sa trabaho, minsan tinatamad na tayo. Alam bakit? Daming kaaway. Ang daming kagalit. Di ba? Pag sabi mo, paano naman ako magtatrabaho? Tingnan niya, kita niya, ali na yan. Napaka, naku, napaka-chismosa niyan. Lagi ako sinusubong kay sir. Diba? Kaya nakakainis na yan. Ayoko na. Ano, yung boss ko, pag nakita mo pala yung boss mo, pag kita mo pala, kumukulo na yung dugo mo. Yan yung sister. Sana absent ka na lang lagi. Sana magka-COVID ka. Diba? Ganyan eh. Diba? Parang, sabi ng Lord, no, ano ka ba? Mahalin mong yung kaaway.
Kaya paglingkuran mo, parang hindi mo ito gagawin pa sa kanila kasi you have extra, you're going extra. Bakit? You have an extra grace, extra power to do it. You have the love of Jesus to do it. Yung love natin may limitasyon, but the love of God has no limit. Amen? Kaya we can go extra. Kasi sabi so that you may be sons of your Father. That makes you different. You are a child of God. Eh, yung tatay mo nga eh, nagpapaaraw sa masasama eh, at sa mabuti. Nagpapaulan sa masama at sa mabuti. Di ganyan ka din? Lord, hindi ko po kaya eh. Kaya nga ako tatay mo. Di lumapit ka sa akin, tutulungan kita. Nakuha ninyo? Yan ang extra. Kasi kung mamahalin mo lang yung managmamahal sa'yo, di wala kang pinagkaiba sa iba. Pareho lang kayo. You're just ordinary. Diba? Sabi niya, kahit yung masasamang mga tax collectors during that time, considered silang mga traidor, magnanakaw. During that time, ha? Hindi ko sinasabi ngayon, ha? Yung mga tax collector. Kaya sabi niya, pero ano sabi ng Lord? Wala kayong pinagkaiba. Pero kayo, dahil you do something beyond. Na if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Diba? Kahit mga hindi naniniwala sa Diyos, binabati lang din nila yung mga hindi bumabati lang sa kanila. Pero tayo, sabi niya, kayo, because you're my child, you should be perfect as your Heavenly Father is perfect. Kahit hindi ka batiin, pumabati ka sa kanila. Di ba, ang sarap nun, pagdating pa lang sa opisina, kahit ano, good morning, sir. Good morning, good morning, good morning. Binabati mo kagad. Pagsakay mo pa lang sa jeep, good morning. Binabati mo yung driver. Ang saya-saya. Doon pa lang, magkakaroon na ng pagbabago sa kanilang pakiramdam. Bakit ganito to? Naalala ko nung nilalakad ko yung passport ko na nawala lang yung junior, pinabalik ako sa Olongapo. Layo-layo. Eh di nung nandun kami, nakapila, lahat kami pinabalik eh. Nakapilang ganyan. Naku, lahat, galit. Galit. Eh sabi ng Lord sa akin, huwag kang galit ha. Batiin mo. Pagdating ko sa harapan ko, no, ako na, tinawag na ako, sabi ko, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga rin po, sir. Nagulat ako yung ngiti niya, bilang lumabas sa ano eh, lumabas sa mask eh. Lumagpas sa mask! Ayan, ganyan, ganyan yung ngiti niya, lumalabas sa mask, pupunta sa mata. No, nakakatawa sa niya, magandang umaga po. Tapos sabi niya, uy, alam mo, sabi niya ganun, sir, buti yung binati niyo kami, ano mo nakakapagod din trabaho namin, ha? Tsaka lahat sila galit eh. Eh kasi, simple, pinabalik mo yung mga yan eh. Ang lalayo ng binayay niya, iba, galing Maynila, galing ano, probinsya, talaga normal lang. Kaya pagkakausapin niyo, huwag kayong, ano, huwag niyo silang parang iniinsulto. Kasi iba naman sabi niya, huwag ko kayo umupo sa, ano, sa may sandalan. Pwede ba, umupo kayo sa tamang upuan? Ano ba kayo, walang pinag-aaralan? Ganun yung salita. Eh sabi ko, eh, biruin mo, galit sila, iniinsulto nyo pa, parang siyempre magagalit sila. Pero alam ko naman, pagod lang kayo. Pero, you're doing a good job. Sabi niya, thank you sir ha, thank you ha. Tapos bagay sabi niya, oh sige, upo na kayo please, upo na kayo, na maayos, kasi baka masira upuan. Nagbago, nagbago yung tono. We make a difference. Why? Kasi kaya natin bumati kahit ang susuplada ng ibang tao. Nakuha niyo po, yung iba, kahit dito, minsan, siyempre, yung usher, di mo naman alam kung narinig ka o hindi. Minsan, susunguitan pa natin, usher. Ano walang reserve? Huwag na, Christian tayo eh. Let's make a difference. Kahit, no, pag may pubilang iba, pag may sumingit, di ba? Ay, grabe naman, ba't sumisingit yan? Huwag na, ganito na lang. Kapatid, hindi magandang sumisingit. Dito ka na lang sa pwesto ko, ako pupunta sa likod. Para hindi ka mahirapan. Di ba? Parang bigla, kakayaan man ako na po sa likod, ako na po. Di ba? Maiiba eh. Ngayon, kung sakaling sabi niya, salamat ha, ayaw ka pala po nga dito. Wala na, okay na rin yun. Para sa Lord, di ba? Para sa Lord. Yun ang idea ng Panginoon, kaya sabi nga ng Bible, di ba? Tingnan niyo sina Peter, nung in-apply nila, servants, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. For this finds favor, for the sake of conscience toward God, a person bursts up under sorrows when suffering unjustly. Amazing, no? Kaya sa kabilang bahagi, si Luke, ang sabi niya, treat others the same way you want them to treat you. Kahit na hindi ka tratuhin ng maayos, paano mo gusto matrato? Sa trabaho, isipin mo, kung ikaw ay tauhan, isipin mo ikaw ay may-ari. How do you want your people to work with you? Then do it! Kung ikaw naman ang amo, paano mo gustong tratuhin ang empleyado kung ikaw yung empleyado? Ilagay mo sarili mo sa lugar nila. Di ba? Kung ikaw yung katulong, ilagay mo ikaw yung amo. Gusto mo bang sinasakit ang ulo nila?
Ganun din sa buhay. Treat them as you want to be treated. Lagay natin ang sarili natin sa kanilang lugar. Amen? And obviously, we want to have the best. Kasi kung tayo nun, ayaw natin ng pangit. Gusto natin maganda. Sino dito mga may asawa na? Di ba hinanap niyo ang maganda? O kayo yung mga taong humanap ka ng pangit at ibigay mong tunay? Di ba? Ang gusto natin, yung kaaya-aya sa ating paningin. Kaya yun ang pinili ng asawa ko. Gising ka pa. So how are we to be excellent? Let's do it very fast. Alam niyo, pagbasa ko sa Bible, ito makakatuwa. An excellent wife. Gusto niyo so excellent? Just look at the wife. Ano? Bakit? Sobrang valuable. Worth about jewels. Tapos hindi lang yun. Tinayin po, the heart of her husband trusts her. Very trustworthy. At ang kanyang puso, always thinking of what is good, not evil, all the days of her life. Yung kumbaga, dinaya ako ng asawa ko, gagantihan kita. Hindi, sa kanya, iniisip niya pa ano yung mabuti sa asawa niya. Amazing, no? Excellent wife yan eh. That's how to be excellent. Ang sabi ko nun, tinayin niyo pa, ang sabi niya rito, ayan, she looks for wool and flax and works with her hands in delight. Now, ito yung pinaka-importante. When he does her work, sobrang saya. Talagang hindi siya, hindi yung parang pilitan. Oh, ito na. Oh, ito, kape mo. Tanda. Ganun, ganun. Masaya siya sa aming kape mo. Di ba? Parang, ang sense sa aming, he's like a merchant ship. She brings her food from afar. Talagang sobrang responsable. And she rises also while it is night, gives food to her household and portions to her maidens. Sobrang sipag niya. And if you look at it, diba, she considers a field and buys it. Isip ng mga wife, nakaupo lang sila dapat. Minsan, naisip ng mga lalaki sa mga wife, nakahiga lang. Hindi totoo yan. Sabi niya, ito mga wife, talaga masisipag yan. Sabi yan, she buys a field from her own earnings, ha? Kaya kung naisip natin, mga babae, hindi nagtatrabaho. Ito nagtatrabaho. She girds herself with strength, very energetic, and make her arms strong. Aba, nagbubuhat pa ng dumbbells, ha? Nagang lakas. And she senses that her gain is good and her lamps does not go out at night. Siguradong bayad ang miral ko. Tingnan nyo. And she stretches out her hands to the distaff and her hands grasp the spindle. Now, just read it on. Wala tayong enough time to discuss. Pero if you look at this, sobrang praiseworthy ng wife. Tingnan nyo po, para makita na natin. Pinapakita ko na sa inyo tuloy-tuloy. Sabi niya, charm is deceitful and beauty is vain. But a woman who fears the Lord, this is a woman who is concerned about God more than herself. Now, sabi niya, and she shall be praised. And look at this. Give her the product of her hands and let her words praise her in the gates. Ito yung babae, pag binigyan mo ng papel, ang labas, origami. Hindi yung pagbigay ng papel, ano yan, basura na! Ito, hindi. Uy, papel. Ipon! Bulaklak! Pinagaganda niya. Ano mang ipagkatiwala sa kanya ng Diyos, gagawin niya mabuti. And alam niyo kung sino yung excellent wife? Tayong mga Christians, because we are the bride of Christ. We should reflect this kind of attitude. Nagkakatindihan po? Kaya, yan ang ating Panginoon, yan ang hinahangad ng Panginoon sa ating lahat. And lastly, because God wants us to be excellent, katulad ng excellent wife, as a bride of Jesus Christ, we are to be praiseworthy. And finally, entrust to God. Pakisabi niyo nga po, entrust to God. Bakit po kailangan natin entrust sa Diyos? Okay, we need to be intentional. We need to be excellent, as in extra miler. Masabi niyo, lugi naman ata tayo dyan, parang wala na tayong sariling buhay. Man, yun nga ang buhay eh. Hindi tayo kontrolado ng mga tao sa labas. Tayo ay kontrolado ng Espiritu ng Diyos. At itong napakaganda, we can entrust to God everything. Kaya the reason why we're doing this, because we believe and trust God that He is our rewarder. Amen po? Tingnan niyo po sabi sa Ephesians. Slaves, be obedient to those who are your masters. Sumunod kayo sa inyong mga amo. Ayon sa laman na may takot at may panginginig, may galang, ibig sabihin, at may sinseridad sa iyong mga puso. Katulad ng kay Kristo. Sa madalang salita, katulad ng pagsisilbi natin sa Panginoon sa Kristo. Hindi natin kailang magsinungaling dahil alam niya ang ating puso. Amen? Hindi yung parang pag pumasok ka, good morning sir, welcome to so-and-so. Wag ka talaga, kita naglilinis, dito pa dumaan. Kalbo! Ganyan. Diba? Minsan ganun eh, sa likod eh, may lang sincerity. Not by way of eye service as men pleaser, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Mula sa puso todo. Na bakit?
with good will render service as to the Lord, not to men. Bakit? Bakit sa para sa Diyos, hindi sa tao? Dahil alam natin, anumang mabubuti na ginagawa natin, ito ay tatanggapin at tatanggap pabalik mula sa Panginoon Diyos, maging siya man ay alipin o malaya. Sa manalat sa ta, sa iyo ako nagtitiwala. You are my reward. Hindi man ako mapansin sa lupa, ikaw ang pumapansin sa akin. Amen? Now, ito pang sabi niya, and masters, ganun din, do the same things. Hindi ka master, parang akala mo ikaw na yung master. Hindi, may amo ka pa rin. Do the same thing. Do everything with sincerity from your heart para sa the Lord, sa pang-ask to the Lord. Knowing that both their masters and yours is in heaven and there is no partiality with Him. Wala yan. Kaya, yung binigay sa atin ng Diyos, pagtitiwala ng Diyos yun. Yung posisyon, pagtitiwala ng Diyos sa atin yun. Amen po? Kaya gagawin natin ang buong puso para sa ating Panginoon Diyos. Itong napakagandang bagay. Alam niyo po, and I would like to end with a story. Ito po ay, sa lahat ng mga manggagawa, paborito ko po itong mamang to. Kasi kakaiba ho siya magtrabaho eh. Dito niya naintindihan na siya nagtatrabaho, enjoy siya kasama niya ang Panginoon Diyos. Nakilala niyo po si Joseph? Si Joseph po, alam niyo, tingnan niyo ha, binili po siya ng isang Egyptian officer ni Pharaoh, captain of the bodyguard. Mula saan? Sa Ismailita na nagdala sa kanya doon. Sa manalit sana, ano si Joseph? Alipin. Pakisabi niyo, alipin. Meron siyang karapat, alip. Wala siyang ari-arian, dahil siya alipin. Pero tingnan niyo naman si Joseph. The Lord was with Joseph. Yun ang sikreto. So he became a successful man. Ha? Paano siya naging matagumpay? Wala naman siyang ari-arian. Wala naman siyang sariling bahay. Wala siyang sariling... Paano siya naging matagumpay? Di ba? Matagumpay, dapat may sarili man siyang sariling kotse. Kung baka sa panahon nila, may sariling siyang karuwahe. Na para mapaghinata. Di ba? May sarili man lang kabayo. Ito wala. Alipin. Wala sariling gamit. Kawawa naman. Pero sabi ng Panginoon Diyos, dahil kasama niya si Lord, matagumpay siya. Sa madaling salita, ang ating tagumpay, wala sa meron tayo, kundi kung sino ang may-ari sa atin at kasama natin. Amen? Yan ang ating tagumpay. Now, paano siya kakatagumpay? Tingnan nyo. Now his master saw the Lord was with him and how the Lord caused all that he did to prosper in his hands. Wow! Alam ng master na kasama niya si God. Kapag tayo ba'y nagtatrabaho, nakikita ba nila ang Panginoon sa atin? Ano pangalan mo, iho? Kayo. Ha? Edwin. Pag nakita, ito si Edwin, kasama niya ang Panginoon pang nagtatrabaho. Masayahin, tsaka masipag eh. Di ba? Kesa naman kay, ano pangalan mo? Joke lang. Ha? David. Di tulad ni... Di Jonathan. Di Jonathan. Tatamad-tamad. Parang ganyan. Di ba? Parang walang Diyos. Kasi kita nila eh, sa trabaho pa lang. Hindi sila nagnanakaw, hindi sila gagawa ng bagay na ikasasama sa ibang tao. Kasi kasama nila si God eh. Amen? Now, kaya lahat naman ang gawin nila, umuunlad. Grabe no? Para kanino? Sa amo. Hindi pa sa kanila. Grabe no? Now, tingnan niyo pa. So, Joseph found favor in his sight and he became his personal servant. Kaya naman, pinromote siya. Hindi siya nagtatrabaho para ma-promote siya. Nagtatrabaho siya dahil kasama niya si God. Christians, sino tayo? We are people of God. Kasama natin ng Diyos. Kaya meron tayong pahinga, meron tayong kagalakan. Amen po? Now, ito po yung sikreto ni Joseph. Sabi niya, wow, and he made him overseer over his house. And all that he owned, he puts it in charge. Hindi niya kailangan na meron nagbabantay sa kanyang supervisor. Nagbabantay, hindi na. Kasama niya si God. Nagkakanindihan? Matuloy tayo. And it came about that from the time he made him overseer in his house, tingnan niyo po ang ganda, over all that he owned, the Lord blessed the Egyptian's house on account of Joseph. Kumbaga, pinagpapala yung lugar ni Potiphar dahil kay Joseph. And I pray na yung company natin, community natin, pinagpapala dahil doon tayo nagtatrabaho at doon tayo nakatira. Nagkakanindihan? At pag tinanggal nila tayo dahil sa inggit nila, pagsisisihan nilang na wala tayo doon dahil tayo ang liwanag. Because we go extra. Amen? Kunyari, pag nagpunta ka sa boss mo, boss,
Gusto yung malaman kung talagang nakikita na yung importansya natin doon dahil sa job sa Panginoon? Sir, magre-resign na po ako. Ang sagot ng boss mo ganito, kailan? Pagkailan yari ka. Dapat ganito. Ha? Bakit? Ano nangyari? Ba't ka nagre-resign? Ano naging problema? Nakuha ninyo? Gusto niyo subukan? Try niyo bukas. Try niyo bukas. Di ba? Okay, tuloy tayo. Tuloy na. Sabi niya. Thus the Lord's blessing was upon all that he owned in the house and in the field. Parang, alam niyo, sobrang blessed kami sa iyo. Nakakaiba ka sa lahat ng manggagawa. Ang sarap ng ganun, no? Dahil lang sa Diyos. No, look at this. So he left everything he owned in Joseph's charge. Pinagkakatiwalaan si Joseph. Hindi mo kailangan bantayan. Hindi mo kailangan ng CCTV camera. Bakit? With him, there is, he did not concern himself with anything except the food which he ate. Grabe, no? Wala na. Kumbaga, wala siyang ka-burden. Kasi siya yung, si Joseph ang kanyang nagtatrabaho sa kanya. Ang iniisip niya lang, kakainin. Hindi parang, ano na namang tinagawa? Hindi mo ba binantayan? Ano ba? Bakit kanya nagtrabaho niya? Ang gulo-gulo! Hindi. Pag nakita niya, ay, alam niyo, sir, hindi niyo, nakakatuwa, ito po yung mga ano, yung nangyari sa ating company, yung mga tayo, sino nagtatrabaho sa atin? Naku, mga taga-CCF. Christian! Ang sarap, di ba? Tama ba? Di ba? Kaysa naman yung, ay, grabe. Taga-CCF ba yan? Yan ba yung Christian? Pwede ba huwag ka na mag-hire sa kanila, ha? Oh, nakuha ninyo? Pwede ba huwag ka makikipag-negotiate sa kanila o kaya makikipagkuha ng kontrata sa kanila? Pwede ba? Huwag. Hindi sila mabuting tao. Di ba ang sarap nung, ah, hindi, ang sarap din ang kausap kasi totoo sila kung anong pinag-usapan. Minsan nga kahit lugi pa sila eh. Kasi tutuloy nila dahil sa Panginoon Diyos. Nagkakaninahan tayo? And look at this. Now, Joseph was handsome in form and appearance. Obviously, kapag masayahin, masipag, guwapo. Kasi kahit anong ganda mo o kakugwapuhan mo, pero reklamador, mura ng mura, sigurado pangit ka. Hindi ka gugustuhin ng boss. Puro ka suklay na ganyan. Punta kayo sa, ano, sa mga teller na haba-haba ng piraso. Suklay na suklay, tapos tingin-tingin sa lamin. Di ba? Parang, hindi naman niya makita mukha niya dahil nakamast. Grabe, gusto niyo man ganun teller? Di ba ayaw niyo yun? Gusto niyo yung teller na mabilis, masipag, magtrabaho, tapos kinakawa, kamusta po kayo, sir? Oh, it's right. Ito, na-miss niyo po ito, sir. Kunin niyo po ito, ha? Ayusin niyo po ito. Di ba? Ang sarap ng ganun. Kahit sa mga manager sa banko, di ba? Ang sarap kausap ng magalant, maayos kausap, matinong kausap, talagang sincere na magtrabaho. Ang sarap ng ganun kausap. Pero kung tatamad-tamad, ayaw natin. Kaya yung problema, ito lang ha, hindi ibig sabihin na pag ayos tayo sa Diyos, wala tayong tukso. Lalong may tukso. Tingnan nyo to. It came about after this event that his master's wife looked at him with desire. Sa lahat naman, yung asawa pa ng amo, pagkakita kay Joseph, ay, Joseph, ang gwapo mo, Joseph. Di ba? Grabe, parang gugukul. So, patay kang bata ka. Pero alam ni Joseph ang kanyang limitasyon. Hindi sabi, I need to submit to my owners. Hindi ganun. Ano sabi ni Joseph? Teka muna po. Ano po? Sinabi niya, wala dito yung amo mo. Ang sabi ni Joseph, hindi ho, wala pong pinakamataas o dakilat sa bahay na to, maliban sa akin. At kayo lang po pinagbihin, hindi po pinaan sa akin, pinagkatiwalan Diyos kayo, naku, huwag po. And paano ko magkakasala ang magagawang gantong kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ano sinasabi niya? Itong work ko, itong posisyon ko, galing sa Diyos. Hindi sa boss ko, kundi galing sa Diyos. Paano ko magkakasala sa Kanya? Are you following? Kaya, hindi siya pumayag. Ang problema lang, yung tukso, hindi yan paminsan-minsan lang. Tingnan nyo ha, day after day. Saka nakakita nyo itong asa, babaeng to, naku, Joseph. Diba? Araw-araw, Joseph. Tapos nagpapaimike, lipang damit, Joseph. No, grabe, ayaw ko na. Ano na to? Diba? Kung ikaw yun, hindi ko na kayo. Diba? Pero hindi. Hindi siya pumayag. Because he's serving the Lord. Amen? Ito, malungkot. To make the long story short, nakulong si Joseph sa kasinungalingan ng ali niya yan. Sa madaling salita, minsan mapapahamak tayo. Dahil lang sa kawalang yaan ng mga katrabaho. Pero huwag natin silang sisihin. Tuloy lang tayo. Tingnan nyo.
Nung tuloy lang siya, no, nagalit yung amo eh, nagalit, nalaman ko rin ito. Pinakulong siya. But the Lord was with Joseph and extended kindness to him and gave him favor. Even in the sight of the warden of the prison, nakakulong ka na, mabait ka pa rin. Kasi nga dahil sa Diyos, kahit na napaka-unjust dito, kinulong ako na wala man lang katarungan, ipaglaban mo! Na hindi eh. The Lord was with Joseph and found favor in the warden. Ano nangyari? And the warden of prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in the prison so that whatever was done there, he was responsible for it. Amazing, no? Parang siyang ginawang deputy warden. Napansin niyo po ba? Parang mapapagkatiwalaan niya pa rin si Joseph. And to make the long story short, because of that, mula kahit nakakatulong siya o nakakulong, si Lord pa rin ang kanyang pinupuntahan at pinaglilingkuran. At one day, he became the prime minister of Egypt and saved many lives. And that's our calling. To make a difference. To save many lives. Amen po? Kaya lang, we will not desire for others to be saved if we ourselves are not saved. Kung hindi rin tayo ligtas, hindi natin maintindihan kung bakit mahalaga maligtas sa ibang tao. Kaya mga kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa ating lahat. Bawat sa atin, if we believe we belong to Jesus and you want to find satisfaction in your work life, or wherever you are, kung gusto niyo magkaroon ng tanong ng meaning, first, come to Jesus. Come to Jesus. And offer our job, ourselves to the Lord that we will make a difference. Going extra. Now, ano pong punto ng Panginoon? Tinan niyo po. And I will end. Ano po ba itong kinukomission na ito? Ano bang ibig sabihin yan? Ito po ang sabi niyan. Katulad si Samuel. And the Lord said, si Joseph David, arise, anoint him for this is he. Sabi niya kay Samuel. Samuel, i-anoint mo siya. Yung po yung tinatawag na i-commission mo siya. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers and the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. So as we offer ourselves, Lord, I pray, use me. Kung baka sa lugar kong ito, gamitin mo ko. You are being called by God as an angel to your company. Oh, isipin mo ha? Sabi mo sa katay mo, anghel ka ng kumpanya. But you have to offer yourself. You're being sent by God. You are the missionary in your companies. Ano sabi ng Lord? Ito pa. Katulad ito, and may the Lord, the God of the Spirit of all flesh, appoint a man over the congregation who will lead them so that the congregation of the Lord will not be like sheep which have no shepherd. And sabi, so the Lord said to Moses, take Joshua, a man in whom the Spirit said, and lay your hands on him. And have him stand before Eleazar, the priest, and before all the congregation, and commission him in their sights. Talaga, in the presence of many, before God, I'm commissioning, I'm consecrating you, I'm setting you apart, I'm sending you to wherever you go, to be my witness and to make a difference. Amen? Ganyan-ganyan din ang ginawa sa Acts. Barnabas and Paul, they were set apart and they were commissioned to go and be a missionary. Now, let me end with a video. Gusto ko lang pong iwan to sa inyo before we... Naalala niyo po, last week, sabi natin, dala kayo na anything that will represent your work. Diba? Kung embalmasador kayo, eh... Wala naman kayo dalang patay, no? Joke lang. ano lang naman, hindi naman masamang trabaho yun. Kaya lang, hindi nyo naman kailangan dalhin yung patay, ha? Yung katabi nyo, mukhang patay na. Pwede nyo naman hawakan yan. Pero anything, kung wala naman, di kamay natin. Because we are called to work with our hands. Amen po? Ang mahalaga, we are faithful to our calling to be intentional, to be excellent, and of course, to be entrusting to the Lord. Amen po? Sa lahat ng bagay, bakit doon tayo tinawag ng Diyos? And for the young people, if you're still a student, listen to this. To choose a career on selfish grounds, ito dinagdag ni Pastor Peter, money, fame, and power, kung yan ang habol mo, then it's probably the greatest single sin that any young person can commit. For it is the deliberate withdrawal from allegiance to God of the greatest part of time and strength. When we are in our workplace, wherever we are, ang pinaglilingkuran natin,
yung Diyos na naglikha sa atin. Amen? Ang Diyos na nagligtas sa atin. Kaya kung hindi ho yan maliwanag sa atin, sabi niya, yan po ang pinakamatinding kasalanan dahil yan po ay talagang tahasang pagsuway at di pagbibigay ng ating katapatan sa Diyos na buhay. At sa oras na to, gusto ko pong hamunin ang bawat sa inyo. You offer yourself to God. You offer your work to God. Whatever it is. Lord, gamitin po ninyo ako. Yun ay kung totoo sa inyo. Ako hindi totoo sa inyo. You stay seated. Okay po? Kasi hindi naman to sa pinitan niyo na, hiya ako. Ako lang yung nakaupo. Huwag ka maintindi na. Kasi si Lord, alam niya yung puso mo. But if you're willing to be used by God, and talagang sa Lord, ito yung buhay ko. Pagod na ako sa pagtatrabaho para sa akin sarili. I want to come to you and to take up your yoke upon me that I may find rest in my soul. Amen? So kung yan po ang loobin ng ating puso, tayo sandali pumikit. Pikit po na tayo. Close your eyes para hindi nyo nakikita yung katabi ninyo. It's between you and the Lord. And if you haven't given your life to Jesus yet, ito po yung pagkakataon, Lord, patawarin nyo ako for living na para bubuhay ko, para lang ako sa sarili ko. And Lord, gusto ko po, at kinikilala ko po aming Ama na ako ay tinawag ninyo, na ako po ay niligtas ninyo, kaya naman tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Kaya naman lumalapit ako sa inyo ngayon. Kaya Panginoon, salamat sa kaligtasan. At dahil sa biyayang ito, aming Ama, inaalay ko po ang aking buhay sa inyo. So mga kapatid, kung yan po'y naging totoo sa iyo, and you want to offer your work, and you want to be commissioned, to be set apart, to accomplish the calling of God to make a difference by being intentional as a light wherever you are, to be excellent, and even to be entrusting to the Lord. Na talagang ang gantimpala mo sa Lord mo kinukuha at sa Kanya mo talaga hinahangad, pati ang iyong promotion. Kung yan ang puso mo ngayon and you want to be set apart, you want to be commissioned sa lugar na yan, will you please rise up from where you are? Tayo ka, tayo ka, tayo ka. At sa iyong Panginoon, tayo ka. Ito po ang aking tanda bilang pagpapahayag na ako'y sa inyo. Maging ka estudyante, ikaw ay housewife, o anumang trabaho mo, be intentional, be excellent, and trust to God your work and even the rewards and the promotion, for only God is able to lift you up, to put down another, and to lift up somebody else. Or if it is you, the Lord alone can promote you. Salamat, Panginoon Diyos. So yung lahat sa mga nagsitayo that you're offering your life to God, will you please raise your hands or whatever symbolizes your work. Pakitaas mo lang sa Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Panginoon Diyos, nakikita niyo po ang mga kapatid kong ito offering their lives to you, Father God. And as you have commanded Samuel, Father God, to anoint David, O Lord. As you have commanded Moses to anoint Joshua to lead the people. Father God, as you have commanded Lord Jesus to set Barnabas and Paul apart, Father God, to be sent as a missionary, Lord, to the places where they will go. And I, Lord, ganun din ang aming ginagawa sa oras na ito. Panginoon Diyos, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng iyong ebanghelyo, aming Panginoon Diyos, kinukomission ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid ko itong nakatayo, surrendering their lives to you, Father God, to make a difference, Father in heaven, to be intentional, Father God, na maging ilaw sa lugar na kanilang pinagtatrabahuan o anuman ang kanilang ginagawa. Panginoon Diyos, upang ipagkaloob ang kanilang excellenting trabaho, Panginoon Diyos, para sa iyo bilang pagsamba. At gayon din, Panginoon, nagtitiwala aming Ama na kayo ang siyang nakakakita at nakakaunawa ng kanilang ginagawa. And I pray, as they faithfully fulfill their calling, O God, I pray that they will influence people na ma-attract sila sa inyo, maakit sila sa inyo, at makaranas sila ng kaligtasan mula sa inyo, aming Panginoon Jesucristo, sa magitan ng mga buhay namin. At salamat din aming Panginoon Diyos kung paanong nabago ang maraming lipunan dahil sa pagliliwanag ng mga anak ninyo. Ganon din ang aming pag-asa para sa aming bayan. Kaya Panginoon Diyos, lukuban niyo kami ng inyong banal na Espiritu
at pahintulutan ang kapangyarihan ninyo at ang biyaya ninyong mag-umapaw sa amin upang ipagkaloob sa ninyo, sa inyo, ang pinakamabuti Panginoon Diyos na aming alay, ang aming mga katawan upang maggamit ninyo sa ikabubuti ng buhay ng maraming iba, ng maraming tao. Tulad ng buhay ni Jose, na kung saan naligtas ang maraming tao dahil sa kanyang katapatan sa inyong panawagan. And I pray that you may find all of us faithful to the calling that you have for us, O Lord, to be missionaries in our workplace. At maging Panginoon Diyos, saan man ninyo kami dalhin. May we be faithful witnesses, O God. Salamat po aming Ama, and may your blessing be upon your people. And allow your light to shine brightly, Father God. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior, who sits and reigns with you, O God Almighty, with the communion of your Holy Spirit. For indeed, you are the only one God in three persons. Hallelujah. Amen. Amen. And amen. God bless and congratulations po sa inyo lahat.